Matinding pangamba dinulot ng lindol at aftershock sa mga taga Maribohok, Bohol. Ang mga residenteng apektado ng pagguho ng dulot na dulot ng pagyanig, pilit namang pinagkakasya ang pagkaing natanggap mula sa mga relief operation. May news to go si Jiggy Manikad. Sa laki ng landslide na idinulot ng lindol sa bundok na ito sa Barangay Buod, Maribohok, Bohol, matinding takot ang idinulot sa mga residenteng nakapalibot dito. Isang 10 taong gulang na si Kayla sa mga nangangamba para sa kanilang kaligtasan dahil pinabagsak ng lindol ang kanilang bahay. Si Kayla kasama kanyang pamilya at ilang kapitbahay ay nananatili na lamang sa labas ngayon. Di sila nakakatulog sa pangambang magdulot muli ng landslide ang mga aftershocks. Mahirap po. Kung meron pong karinig sa amin, mariske po kami. Meron po sa amin. Tuwing may dumadang helicopter, sumisigaw raw siya para makaingi ng tulong. Anong ginagawa mo pag may helicopter na dumadaan dito? Sumisigaw lang pong tulong. Pero bigyan kami ng tubig, hindi po kami binigyan. May dumating na relief goods sa kanila lugar, 1 kilong bigas at 1 dilata. At dahil dalawang po silang naghahati-hati, mga bata na lamang ang pinapakain ng kanilang mga magulang. Yung binigyan kayong bigas, paano nyo pinaghahati-hatian yung 1 kilo? Taga-isa po ng bahay namin, mga 3 kilo ang sa dami namin. Mga 20 kami dyan sa nag-iit. Kakate? Kakate po. Paano karami isang tao nakakain? Ilang kutsara? Kung bata po, isa lang po. Pero kung malaki-laki, pero ang sinasiguro po ang bata po, mga 2. Tapos yung maliit pa, bata pa ay isa. Isang kutsara sa maliit na bata. O, tapos pinapainom lang ng tubig. Tubig ulan po. May wala kaming tent. Wala kaming masilungan pag umuulan. Nagaya kagabi. Sa mga kalye papasok ng bayan ng Maribohok, nakasulat ang mensahe ng mga residente sa pag-asang mapapansin sila na mga umiikot na helicopter. Papasok pa lamang tayo sa bayan ng Maribohok dito sa Bohol at ito ang sinapit ng isang bahagi ng kanilang kalsada. Yung ibang bahagi ay umalon pero dito malapit sa aking kinatatayuan, literal na bumuka yung lupa at umangat ang mismo kalsada na ito. At sa dami ng mga pinsalang inabot ay isa ang bahay na ito sa mga tiyak na hindi na mapapakinabangan pa. Bukod sa pagkain at tubig, nangangailangan din sila ng mga tulugan at gamot para sa mga nagkakasakit na. Habang nananawagan si Kayla kay Pangulong Noynoy Aquino, isang aftershock na naman ang aming naramdaman. Mahal na Pangulo, kung naririnig mo rin ako, sana po bigyan kami ng gamot at tubig. Yun lang po ang iniiling namin at ng bigas. Sana po na i-rescue kami sa madali pang lugar, hindi pa yung mag-landslide. Lumilindol ngayon. Lumilindol. Medyo yumayanig po ngayon ang habang nag-interview kami. Takot ka ba? Opo. Ramdam na kamatakot. Dito lang tayo. Wala namang babagsak o matutumba sa atin. Baka yung matumba yung akasya po. Sa kabila ng pinagdadaanan ngayon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Kayla na mapabalik din sa dati ang kanilang buhay at muli siyang makakapag-aral. Jiggy Manikad, GMA News.